Okay, good day students. So in today's video, we will discuss all about reproduction in plants and animals, sexual and asexual reproduction, module 4, second quarter. Okay, so hint, before we proceed to discussion, when we say reproduction, it simply means that to reproduce again. Okay, so one of the characteristics of the organism is to reproduce. Okay, meron siyang ability na mag-create or magparami, okay, yung organism using the sexual and also the asexual reproduction. Merong mga organisms na kaya mag-reproduce sexual reproduction while may organism naman na kaya mag-reproduce ng mag-isa lang. Okay? Ano yung mga organism na yun? Let's say for example, in sexual reproduction, human is one of the example of the organism that performs sexual reproduction. Why? So in order for them to reproduce, for us human to reproduce, we need the partner. Okay, kailangan ng partner para magkaroon ng offspring. Okay, kailangan ng male and female gametes para magkaroon ng tinatawag natin na zygote. While in asexual reproduction, pag sinabi kasi natin na sexual reproduction, kaya niya mag-produce or mag-create ng sarili niya, ng sarili niyang katulad without the help of the other or without the different gametes kasi meron na siya ng sarili niya na gametes. Okay? Ngayon tinatawag natin na asexual reproduction. And most of the sexual reproduction or most of the organism that performs a sexual reproduction is in plants and also some bacterias. Okay? Sa animals naman and humans, sexual reproduction yung kaya nating yung way ng pag-reproduce or pag-create ng sarili na species na isang organism. Okay? Let us proceed to parts of the flower. Okay, so the best way to show, the best way to discuss the reproduction is to show the parts of the flower. Why? Bakit ito yung most common na ginagamit ng mga kapag dinidiscuss natin yung reproduction. It is because parts of the flower, specifically yung gumamela flower, ito po yung meron siyang, yung tinatawag na perfect flower. Ay, pag sinabing perfect flower, meron siyang male and female reproductive part. Okay? So ano yung male and female reproductive part dito sa flower? Take note. Pakitandaan yung mga parts ng flowers or parts ng gumamela flowers. Yung female and male parts or reproductive parts of the flower, we have here the pistil and also the stamen or stamen. Stamen sa male reproductive part ng flowers, while pistil naman yung sa female reproductive part ng flower. Okay, i-discuss natin yan isa-isa. So again, when we say reproduction, it is a process by which organism produces its own kind to ensure that its species live on. Okay? Kapag sinabing reproduction, ang purpose lang nito is a continuation of species para magpatuloy lang yung species ng isang organism. Okay? Para magpatuloy lang. Example, sa human, kaya nagpaparami yung tao is para magpatuloy lang hanggang sa ngayon, hanggang sa kasalukuyan, hanggang sa masusunod pang panahon yung species ng human. While yung ibang organisms, di ba, na-extinct sila kasi hindi na nila kaya mag-reproduce or siguro isang factor din yon yung hindi na nila kaya mag-reproduce at sobrang tagal ng time, ng years, bago sila makapag-reproduce. Hindi katulad ng tao, 9 months lang, then magkakaroon agad ng baby. At yung bacteria naman, sobrang dami nilang or oras lang para magkaroon sila ng sarili na or mag-divide sila, dumami sila. Oras lang yung or minuto lang, dumadami agad yung mga bacteria. But sila yung mga organism na kailangan marami sila para hindi sila maging or ma-extinct or maubos. Okay? Yun yung mga organism, yun yung strategy ng ibang organism. Para makasurvive sila, madami sila, grupo sila. Example nun, sa ants. Okay? Para makasurvive sila, kailangan sama-sama sila. At sila yung mabilis dumami. Okay? Mag-reproduce ng sarili nila. Next.
Let's talk about the gamits. Okay, ito yung kanina pang sinasabi ni Sir, yung gamits. Kapag sinabi natin ng gamits, sexual reproduction takes place. When we say gamits, example sa human, ang gamits ng human. Sa lalaki, we have here the female gamits, male gamits, sorry. Male gamits. Ano yung male gamits ng human? Yun yung tinatawag natin ng sperm cell. Okay? While yung sa female naman, female gamits ng human is yung tinatawag natin na egg cell. Okay? Ganun din naman sa ibang organism. Okay? Sa plants, sa animals, ganun din. Sperm and also the egg cell. Next, once the gamits, lahat ng organism na nagpa-perform ng, or nag-reproduce sexually, okay, once the gamete of the male and female unite, okay, it is now called zygote. Okay, mag-create din ng zygote. Okay? Zygote, union of male and female sex cell. Okay, sex cells. Next. Okay, balik tayo sa parts of the flower. I-discuss natin kung ano yung mga parts ng flower. First, we have here the petals. Petals, flowers, brightly colored parts. Okay, ito yung parts ng flower na kung saan merong iba't ibang kulay. Okay, yung petals, alam naman natin yan. Ito yung petals. Ano yung purpose ng petals? Kung bakit merong petals sa flowers? To attract pollinators. Bakit yun yung purpose ng petals? Since kailangan magparami ng halaman, example ng gumamela. So kailangan din ng pollinators. Okay? Anong tinatawag na pollinators? Sila yung mga bubuyog, okay? Langaw, pwedeng animals, may iba't ibang pollinators. Okay? Hindi lang siya insects. Okay? So anong purpose ng petals dito? To attract pollinators. Okay? Dahil nga meron siyang iba't ibang kulay, ang purpose niya is to attract pollinators. Next. Receptacles, where the flowers attach. Okay. Dito mismo na-connect yung tinatawag natin na petals sa receptacles. Next naman natin, sepals, leaf-like parts and close and protect the flowers. Okay, bago magkaroon ng flowers, meron muna tayong tinatawag na sepal. Ito yung reason kung bakit ito yung nagpo-protekta sa mismong flowers bago siya mag-bloom, bago siya lumabas. Yung sepal yung mismo nagpo-protect sa mismong petals. Next. Ovary. Ovary contains ovule or unfertilized egg. Okay, yung ovary, so mamaya i-discuss natin to, part 2 ng female reproductive part ng flower. Stamen, male reproductive part. Para hindi kayo malito, tandaan lang natin, stamen, men. Okay, male reproductive part, men. And meron pa siyang mga iba't ibang part yung stamen. We have here the pilamen and the anther. Pilamen and anther. Yun yung parts ng stamen. Again, stamen, male reproductive part of the flower. And meron pa siyang mga parts. Okay, yung filament and also the anther. Yung filament stalk supports the anther, and anther where pollen is produced. And pollen, tiny grains containing sperm. Okay, female nga siya kaya sperm. Sperm yung dinadala dong, o yung pollen iyon yung tinatawag natin na sperm. Okay? Para matanda natin si stamen or yung male reproductive part, tanda natin si men. Sa filamen din, may men din dito. And si anther, para hindi ko nito, di ba meron tayong ANT, anti and her. Okay, anti and her. Ibig sabihin, anti her. Okay, anther. Okay, tanda natin, stamen, meron siyang dalawang part, yung stamen. Filamen and also the anther. At sa anther, meron tayong tinatawag na pollen. Yung pollen na yon, it is the tiny grains containing sperm. Or ito yung parang powder. Okay, powder na naka-attach or naka-locate saan? Sa anther. Tingnan natin yung gumamela plants.
Okay, ito po yung gumamela plants. Nasaan yung male reproductive part? Ito yung stamen. Stamen. Sa stamen, merong anther and merong filament. Stamen, men, male reproductive part, filament, and the anther. Ito si filament. Si filament, ang purpose niya is supportahan si anther. Okay? Siya yung humahawak, sumusuport kay anther. Ano bang meron kay anther? Si anther yung nagdadala ng mga pollen or yung sperm. Okay, yung sperm. Then, proceed tayo sa female reproductive part. Yung female reproductive part naman ng flower is yung pistil. Yung pistil, meron din siyang tatlong part yung pistil. Kanina, dalawang part lang sa stamen and dito naman is tatlong part sa pistil. Tanda natin, pistil, P, female, okay? Pistil, female reproductive part. And yung may ST dito, di ba? Pistil, ST. Yun yung part ng ating flower. ST, stigma, and also distal, and last is the ovary. Wala namang ovary ang lalaki, okay? Pang babae ang ovary. Stigma, style, and also the ovary. Yun yung part ng pistil. Okay? Ano namang purpose ni stigma? Si stigma naman is meron siyang sticky fluid. Okay? Na kung saan kapag ka merong pollinators, kapag merong wind, hangin, tendency, hahangin na rin po yung mga pollen grains. So, ang purpose ng pagiging sticky ni stigma is to catch pollen grains coming from the anther. Okay? Next, yung style naman is para lang din siyang filament. Okay? Sinusupport lang siya dun sa stigma. And next natin yung ovary. Yung ovary, sa loob ng ovary, meron tayong ovule. Yung ovule na yon is yung unfertilized egg. Okay? Na-discuss ko na to. Anther, pollen. Okay, yung pistil, tinatawag din siyang carpel. Carpel or pistil, female reproductive part. Stigma, ST. ST, stigma, ST, style, and the ovary. Stigma, sticky part that catches the pollen grains. And style, long tube-like part that connects the stigma to the ovary. And ovary contains ovule or unfertilized egg. Egg po yung last yan. Unfertilized egg. Okay, so now let us proceed to pollinations and fertilizations. Okay, so kagaya nga sinabi ko sa inyo kanina, insects are the examples of the pollinators. Pwedeng humans, pwedeng wind, in yung mga pollinators or yung factors kung bakit nagkakaroon ng pollinations. Okay, when we say pollinations and fertilization, reproduction in flowering plants starts with pollination or from the anther to the stigma of the same plants. This type of transfer is called self-pollination. Okay, kapag tinatawag natin na self-pollination, kapag ka dun mismo sa isang flower lang nagkaroon ng fertilization or nabuo yung isang zygote, okay, this is what you call the self-pollination. Okay, next, alien from the anther of one plant may also be transferred to the stigma of another plant. And this is called cross-pollination. Kaya merong mga halaman or makikita natin, merong mga flowers na iba yung kulay dun sa mismong ano po niya. Pinanggalingan. Bakit? It is because of the cross-pollination. Okay? Ano na yung reason kung bakit, ano yung factors kung bakit nagkakaroon tayo ng mga ganong offspring? Let's say for example, meron kasing tayong iba't ibang kulay ng gumamela. May kulay puti, may kulay pula. Okay? Bakit minsan yung kulay ng gumamelang to, kulay pula siya lahat. But then merong doon sa tumubo sa same ng mismo kunare sa paso, same ng paso, but then kulay puti yung mismo flowers niya. It is because of the cross pollination. Okay? So
ano na yon, kumbaga parang nakadepende na yon sa pollinators. Okay? But then, sinasabi dito na kailangan kapag magkakaroon lang ng tinatawag natin na zygote kapag ka meron tayong, kapag ka nag-unite yung male and female gametes. Okay? So possible dito sa cross-pollination, nagmula sa isang halaman yung male gametes, pumunta naman dun sa kabilang halaman. But same siya ng gumamela. Hindi siya pwede magkaiba. Same ng gumamela, pero magkaiba sila ng traits. Pumunta yung pollen grain, papunta dun sa mismong stigma ng another gumamela plants. Again, pag sinabi natin na self-pollination, dun lang sa mismong halaman na yun, sa flowers na yun. But then, kapag sinabi naman natin na cross-pollination, ito yung process na kung saan hindi naman talaga doon sa halaman na yung nagmula yung tinatawag natin na pollen grains. Ang reason doon is yung mga pollinators. Animals, humans, water, and wind can serve as agents of cross-pollination. Kagaya na sinabi ko kanina, pwedeng animals, pwedeng insects, pwedeng hangin, pwedeng tubig, pwedeng tayo yung reason kung bakit magkaroon ng cross-pollination. Kagaya ng kung alam niyo sa genetics. So, sa genetics kasi, kaya na-discover yung genetics, it is because of the pea plant na ginamit po ni Gregor Mendel. Ang ginawa niya, yung parang gumamit lang siya ng brush. Ginamitan niya yung brush at yung pea plant kasi para siyang patani. Yung buto, basta parang meron siyang ibinabrush doon saan. Sa mismong plant ng patani, parang kinocross pollination or pollination niya yung process na yun. Okay, kaya merong iba't ibang traits ng mga patani. Yun yung ginamit ni Gregor Mendel sa genetics. Basahin lang natin. Animals, humans, water, and wind can serve as agents of cross-pollination as they aid in the transfer of pollen grains from plant to plant. Remember, plant to plant. Hindi naman pwedeng plant to animals. Okay? Same lang sila ng species, same ng organism. Fertilization. The process by which the sperm and egg cells unite. Okay? And kapag ka nag-unite na yon, yung sperm at egg cell, yun yung tinatawag na zygote. Okay? Yung proseso ng pag-unite ng sperm at egg cell, ang tawag doon, fertilization. Pero yung result nun is yung zygote. Next, it begins when a pollen grain has attached to the stigma and germinates. A pollen tube grows through the tissues of the flower until it reaches an ovule inside the ovary. So, hindi ko na masyadong i-elaborate ito. Basta ang sinabi lang dito na yung pollen, pumunta saan? Sa stigma. Na kung saan sa stigma merong style, di ba? Yung parang tube. Pumasok sa loob ng tube, then na-meet niya si ovule. Okay? Ang nagko-cover sa kanya si ovary, yung nasa loob is si ovule. Si ovule kasi yung unfertilized egg. Kapag nag-meet na si pollen grain and si ovule, magkakaroon na ng process na fertilization. At kapag ka tapos na yung process na fertilization, meron ng zygote. Okay, so ito yung process ng pollination. I-move ko lang yung picture ko pala para makita yung text. The other sperm nucleus produce the pollen grain. Will fuse with other node in the ovule. Ito yung process ng pollination. This union forms the nucleus for the endosperm, which will later cover the and provide nutrition to it. The entire process on which two cells are fertilized is known as double fertilization. So, ito yung pollinations. Yung mga pollinators dito. Example, sa insects, wind, human, and animals. First, the process ng pollination, pollen from stamen or stamen stick to the pollinator's body when it collects flower's nectar. Okay, habang nagko-collect yung insect ng nectar, may mga pollen grain na dumidikit sa katawan ng insects. The next,
Pollinator carries pollen to another flower since kumokolekta si insect ng nectar sa flowers. Tendency, madala nga ni insect si pollen papunta sa another flower, sa ibang mga halaman. But then, same ng species or same ng halaman. Hindi pwede magkaiba. Pollen from the pollinator's body is deposited on the stigma to complete pollination. Ilan naman yung process dito? Habang si pollinators kumukuha ng nectar sa halaman, then dumikit si pollen grain sa body ni pollinators, dinala or nadala accidentally or unintentionally, nadala ng pollinators yung pollen grain papunta sa another flowers or dun sa stigma. Okay, so ito yung stigma or yung male and female part of the reproductive part of the flower. Stamen, men, ha? Stamen. Pakitandaan, stamen, filamen, and the anther. Anther. Stamen, part known is filamen and also the anther. Next, pistil, female, pistil. Stigma, style, and ovary. Inside the ovary, meron tayong ovule or yung unfertilized egg. Let us proceed to asexual reproduction. Sa asexual reproduction, maraming process ng asexual reproduction. Pwedeng it is because of the rhizome o yung sa mga ugat. Okay, may mga halaman na kapag pinutol mo lang, then inilagay mo lang sa mismong lupa is tumutubo agad ng sarili or ng panibagong mga puno or mga halaman. Hindi na kailangan pa ng sexual reproduction. Hindi na kailangan ng female and male gametes. Kaya na niya mag-reproduce kahit mag-isa lang. Yun yung mga halaman na gumagapang or yung mga tendrils. Example nun, yung kangkong, di ba? Yung kangkong, kapag pinutol mo, itinanim mo uli or kahit inihagis mo lang sa damuhan, makikita mo, tutubo yung kangkong. Marami pang halaman na nag-undergo ng asexual reproduction. Parts used for propagation. One type of asexual reproduction is vegetative propagation. Ito yung common saan? Sa mga gumagapang na halaman. One type of asexual reproduction is vegetative propagation, wherein a new plant can grow from a part taken from the parent plant. Ang gagawin lang dito, yung pinaka-parent plant niya, kahit isa lang yung parent, sa asexual reproduction, isa lang yung parent dito. Kapag pumutol ka lang dun sa mismong parent na plant, okay, pag pumutol ka lang doon, then ihagis mo lang siya, ilagay mo lang siya doon sa mismong sa soil at meron naman mga source ng water na naandun, possible na mag-grow yung isang halaman. Okay? Mag-create ng panibagong offspring. When the plant part grows, it will bear the parent plant's characteristics. Same lang kung ano yung characteristic traits or genetic material, genetic makeup ng plants na yon. Ganon din yung offspring na makikreate niya. Same na same lang. Next, almost all plants part can be used for vegetative propagation. But roots, leaves, and stem are used more often than other parts. Okay? Yung roots, yung leaves, and stem ay yun yung madalas magamit dito sa propagation or vegetative propagation. Next. Part and use of the propagation. Tubers. Hindi ko na masyadong i-elaborate. Some plants have thick and swollen roots, yung tubers. Okay, yung mga example, yung gabi. Yon yung mga tubers. Next. The roots grow deep under the ground and contain the nutrients that the plant need to grow. These tubers have small nodes called eyes.
Okay, so among the different kind of stem that can be used for the vegetative propagation are bulb, rhizomes, and runners. Sila yung mga, basta dito sa propagation, merong iba't ibang parts ng halaman yung ginagamit nila. May ugat, may buto, merong stem, merong dahon. Okay? Basta pag sinabi natin na asexual reproduction, hindi niya kailangan ng partner or ng male or female gametes para mag-reproduce. Okay? Basta merong parent plant, kaya niya mag-reproduce ng sarili niyang katulad. Kaya hanggang ngayon, di ba, ang plants is nagpa-perform siya or nag-reproduce siya asexually, kaya yung halaman hanggang ngayon is nag-exist pa rin. Okay? Next. Okay, ito rin yun. Apical bud, lateral buds, diniscribe lang dito or sinabi lang dito yung iba't ibang way ng pagpropagate or yung vegetative propagations. Rhizomes, yan, sa mga ugat, sa onions, sa tubers, sa potato plants, kahit sa mga luya, sa mga damo. Main plant, okay, stolon, runners, yung mga gumagapang na halaman, buds. Okay, reproduction in plants, reproduction in animals and other organisms. Again, hindi ko na masyadong i-elaborate yung iba't ibang type ng propagations or vegetative propagation. Next, reproduction in animals and other organisms. Animals and other organisms reproduce through sexual reproduction or asexual. Okay, sorry. So, may mga organisms, hindi lang sa plants nagkakaroon ng asexual reproduction. Meron din sa animals. Okay? Most common kasi sa animals is sexual reproduction yung nagkakaroon or process ng reproduction. Sexual reproduction po yun. In sexual reproduction, the male and female gametes, each gamete contains its polymeric material used during fertilization. The offspring that will develop from the feed games carries a unique of set of genetic material that was formed from the combination of the name of the hot parents. Some animals that reproduce sexually are mammals like horse, cows, and humans. Through mitosis, single parents makes a clone of itself in asexual reproductions. Like plants, asexual reproduction does not require two parents. Microorganisms like amoeba, bacteria, hydra, move ko lang to, and paramecia reproduce asexually. Okay, so explain ko na lang ng mas madali itong reproduction in animals and other organisms. Dito sa part na to, sinasabi lang dito na may mga organisms, may mga animals na kaya mag-perform ng kaya mag-reproduce sexually. But then, may mga animals din, kinoconsider siya as animals din, but then, sila yung mga microscopic bacteria, okay, microorganisms. Okay, kinoconsider sila na animals, but then microorganism lang sila. Yun yung mga amoeba, bacteria, and the paramecium, mga E. coli, sila yung nagpa-perform or nag-reproduce asexually. Okay? But then, ang example ng sexual reproduction na animals, yung mga mammals, cows, humans, example yun ng sexual reproduction. Basta, kung alin yun sa animals naman, yung mga microorganisms, yun lang naman yung mga nagpa-perform or yung nag-reproduce asexually. Yung amoeba, bacteria, paramecium, E. coli, lahat ng mga maliliit na bacteria, sila yung may kakayahan na mag-reproduce asexually. Kaya madali silang dumami. Next. Sexual reproduction. Male and female animals have different reproductive parts. Male and female reproductive parts produce sperm and egg cell respectively.
that fuse to form a zygote. Same lang siya ng plants. Okay, zygote din yung na-create sa kanya. Kapag nag-undergo rin siya ng fertilization. Sexual reproduction occurs when a sperm cell unites with an egg cell to form a zygote, which develops into an animal whose genetic information is a combination of the parent's genes. Ito yung, kung sa asexual reproduction, parehong-pareho, okay? Sa halaman, parehong-pareho kung ng parent plant yung kanya magiging offspring. While dito naman sa animals, pinaghahatian ng parent, ng dalawang parent, yung kanyang, yung magiging offspring or yung genetic information ng magiging offspring. Example, sa tao, hindi mo lahat makukuha. Kunwari ako, hindi ko lahat bilang offspring or bilang isang tao na naging bunga ng sexual reproduction. Okay? So hindi lang sa tatay ko nang galing lahat ng traits na meron ako. Meron din na traits or meron genetic information or genetic materials na nagmula sa saan po? Sa nanay ko. Okay? Ibig sabihin kalahati 'yon. Okay? Kalahati ng genetic information nang galing sa nanay at kalahati ng genetic information na meron ka rin is nanggaling din sa tatay. Okay? Kaya mayroong mga minsan or yung mismong traits natin, di ba? Maputi ka, pero pango yung ilong. Okay? Yung pagiging maputi mo is nasa genes ng magulang mo. At yung pagiging pango ng magulang, ng pagiging pango mo is nakuha mo sa genes ng tatay mo. Next. Okay, ito lang yun. Fertilization. Ito yung sa human, sperm cell, at ito naman si egg cell. Types of sexual reproduction. There are two types of sexual reproduction. Syngamy and conjugation. So, yung pagkakaiba ng syngamy and conjugation. So, first, let us read first the meaning of syngamy. Syngamy or fertilization is the sexual reproduction by the union of gametes, sperm and ovum or egg. Okay? So, kapag sinabi natin ng fertilization or syngamy, kapag nag-unite or nagsama o nag-meet ni sperm cell si egg cell, yun yung tinatawag ni na fertilization or syngamy. Okay, kapag merong union of gametes, ang tawag dun syngamy or fertilization. While yung conjugation kasi sexual reproduction din siya, but then sabi dito, single cell protists such as paramecia have a reproductive process known as conjugation. So ito yung process na meron saan sa mga protists. Okay, sa mga parang plant-like organisms. And yung paramecia example of that, yung sa protist. Then meron din tayong bacteria. Okay, yun yung mga process na meron sa microorganism like protist, paramecium, or paramecia, and the bacteria. So ang tawag doon is conjugation. Same lang siya ng sexual reproduction, but then ang pagkakaiba nila is dito, involve yung same na organism, same species, with similar physical appearance, but then different in biological composition. Okay? Take note. Similar appearance, but have different biological composition. So, ano yung pinagkaiba ng conjugation sa tinatawag natin na binary fission? Yung binary fission, it is one of the example of the, one of the types of the asexual reproduction. While yung conjugation, sexual reproduction siya in single-celled organism. Example nun, yung protist, paramecia, bacteria. And another meaning of conjugation the meaning of conjugation is it requires two same organism with different biological compositions. Basta pareho ng organism, magkaiba lang ng biological compositions. So medyo mas malalim pa or may malalim pang meaning yung conjugation at may mga habang process pa sa conjugation. Basta ang conjugation, tandaan natin sa mga
Parehong organism, single cell organism na may similar appearance but have different biological composition. Okay. So, hindi natin di-discuss yun. Proceed tayo sa asexual reproduction. So, yung example nun is binary fission. Again, when we say asexual reproduction, hindi kailangan ng union ng gametes dito. Okay, pag sinabing asexual reproduction, ang requirements lang dito is isang parent lang at pwede na siyang magkaroon ng offspring. Okay? So, tingnan natin yung kung anong examples ng our types ng asexual reproduction. First is the binary fission. Ito yung pinaka simple sa lahat, binary fission. Okay, when we say binary fission, this is the simplest process of asexual reproduction wherein the body or the organism divides into new bodies. Simple lang. May isa isang organism kapag nag-divide lang siya at same na same yung itsura niya, ang tawag doon binary fission. Okay? Binary fission yung process ng organism na to, which is yung asexual reproduction niya. Okay? Tandaan po natin, kapag sinabing binary fission, asexual reproduction, at ito yung pinakasimpleng proseso ng asexual reproduction. Nagdi-divide lang siya at nag-create ng kamukhang-kamukha nung pinaka-parent na parent na donor or yung pinanggalingan ng mismong traits ng offspring. Next, yung budding naman, basta may terminal buds, yung parang stem siya, okay din, kapag kinat mo, tendency nun tutubo uli or magkakaroon uli ng panibagong, yung mismong bud na tinanggal natin dun sa mismong parent, ay magiging katulad lang din niya kapag ka naging matured na siya organism. Fragmentation. Kapag fragmentation, kapag kinat mo lang, example sa platform, kapag kinat mo lang yung dalawang part ng isang organism or ng isang platform na nakat, okay, and divide into two, magkakaroon sila ng panibagong head or panibagong tail. Kagaya sa example or sa illustration natin dito. Next. Regeneration. Kapag sa regeneration, example nun sa saan po? Sa mga lizard or sa gecko. Kapag nakat yung buntot ng lizard, automatic tutubo rin yun kapag tumagal. Okay? Hindi siya mamamatay. At hindi rin siya kapag magkaiba yung fragmentation at sa regeneration. Ang fragmentation, kapag pareho mong kinat, yung magkabilang side or magkabilang part, tutubuan niya ng part na nawala. Okay? Kapag naman dito sa regeneration, yung example yung sa buntot, hindi na siya tutubuan ng panibagong katawan, kundi yung mismong part lang ng may head, ng may tail, dito yung possible na tubuan ng buntot or ng ibang ng parts pa na nakat. Okay, so proceed tayo sa Module 5. Sa Module 5, Perpetuation of Life Through Genetic Engineering. So, dito muna tayo sa mga terminologies. When we say DNA, deoxyribonucleic acid. So, dito, naka-include yung ano po, genetic traits or characteristic traits na meron tayo. Kaya, yun yung mga nag-exist sa atin. Yun yung mga nai-inherit natin sa magulang natin. Okay? Kaya, sobrang importante ng DNA sa isang organism. At saan ito makikita? Sa cell? Sa nucleus. Okay? Yung mismong kumpol ng sa chromosome, yung kumpol ng DNA na ang tawag doon is yung chromosome. Or kapag dinisek natin yung chromosome, maraming strand ng DNA yung naandun, na nakalocate sa nucleus. Next, genetic engineering. When we say genetic engineering, take note, it is the artificial manipulation or modification or end modification and recombination of DNA or other nucleic acid molecules in order to modify an organism or population of organisms. Kapag sinabing genetic engineering, ito yung artificial process manipulation
na kung saan binabago yung genetic traits ng isang organism para mag, ano po, minsan, example, ang reason nito kung ba't nagkaroon tayo ng genetic engineering is para ma-enhance yung isang organism, para magkaroon ng mataas na production ng isang organism. Next, GMO. When you say GMO, ito yung product ng genetic engineering. Genetically modified organism. General term yan, kahit sa plants, animals, ang tawag sa kanya, genetically modified organism. Organism whose genome has been engineered in the laboratory in order to be able the expression of the desired physiological traits or generation of desired biological products. When we say GMO, general term lang siya sa lahat ng organism, mapahalaman, animals or bacteria, ang tawag doon GMO or genetically modified organism. Okay, so ito, makikita natin, may mga iba't ibang movie or cartoon character na talagang hindi naman talaga nag-exist sa atin. Okay, example na to, yung may mga superpowers, then si Ninja Turtle, yung Ninja Turtle, hindi naman talaga nag-exist dito yan. So, yun yung parang example ng genetic engineering. Pero hindi ko sinasabi na sila yung bunga ng genetic engineering. Ganyan yung result ng genetic engineering. Kumbaga parang minomodified yung isang organism para mag-create ng isang mas magandang trait or mag-improve yung characteristic traits na meron yung isang organism. Next, ito yung mga sample ng genetically modified organism, plants and animals. First is the Bt corn. Yung Bt corn, a gene from a Bt bacteria is added. So the corn produces a protein that is poisonous to certain insects but not humans. Okay, so yung Bt bacteria ininject or dinaan sa genetic engineering yung corn using the Bt corn. Okay? Kumbaga nag-inject ng DNA ng Bt bacteria doon sa mismong corn para maging poisonous to saan? Sa insects but not in human. Okay, hindi harmful sa atin, pero sa insect, poisonous sa kanila yon. So, maganda yung resulta dito. Kumbaga parang mas mataas yung production ng mga crops. Kasi nga, hindi siya masyadong kinakain ng mga insects. Next, venomous cabbage. Venomous cabbage, scorpion genes added to cabbage prevent insect from eating. Same lang siya ng Bt corn. So, dito naman sa venomous cabbage, scorpion genes naman yung tinurok or ibinigay or ininject or yung genes inilagay dun sa mismong genes ng venom or ng cabbage para maging poisonous din siya saan? Sa mga insects. Next, fast-growing salmon. Yung fast-growing salmon, genes from two other fish cause this salmon to continually produce growth hormone. Gumamit sila ng, or kumuha sila ng genes sa ibang fish na kung saan mas mataas yung growth hormones. Then, ininject niyan saan? Sa salmon. Okay, kaya mapansin natin, yung malaki dito, yun yung genetically modified organism. Okay, eto. Ito po yung genetically modified organism or genetically modified animals. GMA ang tawag doon, genetically modified animals. At ito naman yung natural or ito yung hindi talaga, o ito yung natural na nag-exist dito sa Earth natin. Okay? So, ito yung dumaan sa genetic engineering at ito yung naturally exist. Okay? Mapansin natin magkaiba yung kanilang length, yung width nila magkaiba rin. Okay? Mas mabigat, mas malaki yung GM salmon, genetically modified salmon, kesa dun sa farm salmon. So, maganda yung naging resulta dito sa salmon. Next, less smelly cow.
Leishmaniakal modifying bacteria responsible for methane production in cattle result in 25 less flatulent cows. Dito naman yung less smelly cow. Kumbaga parang since sila rin yung reason kung bakit nagkakaroon tayo ng mabahong amoy or yung methane, nag-production ng methane. So, kumbaga parang binawasan ng almost 25% using genetic engineering. So, parang minodified nila yung mismong genes ng cows or ng mga baka para mag-produce sila ng mga hindi mababahong dumi. Okay, kaya mas mababa yung production ng methane. Next. Let us proceed to history of genetic modified organism. So, in 1973, biochemist Herbert Boyer and Stanley Cohen developed genetic engineering by inserting DNA from one bacteria into another. So, noong 1973, bacteria to bacteria yung nangyari dito. Nag-insert ng DNA ng bacteria from other bacteria. Yun yung unang genetic engineering. Next, 1982, so no need to memorize the scientist or the biochemist in history of genetic modified organism. Okay, so dinidiscuss ko lang tong history ng genetic modified organism or yung pag-develop ng genetic engineering. So, in 1982, first commercial development of GMOs, yung insulin-producing bacteria. Yun yung unang GMOs. Next, 1990, the first wave of GMO produce created through genetic engineering becomes available to consumers. Summer squash, soybeans, cotton, corn, papayas, tomatoes, potatoes, and canola. Not all are still available for sale. So meron nang nung 1990 meron ng mga GMOs but then hindi pa nilalabas sa market. Bakit? Kasi po hindi siya approved or hindi pa siya mismong na-approve ng mga ng food industry, okay, ng FDA or kung ano mang nung time na yun yung responsible para sa health ng community, ng society. So hindi pa 'to nilalabas mismo sa market kasi nga hindi pa nila alam yung epekto nito saan sa kalusugan ng tao. Pero meron ng mga GMO products or genetically modified organism and product. Yung summer squash, soybean, cotton, corn, papayas, tomatoes, potatoes, and canola. Again, but not all are still available for sale. 1994, the first GMO produce created through genetic engineering, a GMO tomato, becomes available for sale after studies evaluated by federal agencies prove it to be as safe as traditional bred tomatoes. Okay, noong 1994, dun pa lang, nagkaroon ng isang product na pwedeng ilabas sa market, pwedeng i-purchase ng tao. Okay, anong organism yun or anong plants? GMO tomato or genetically modified tomato. Next, 2003, the World Health Organization or yung WHO and the Food and Agriculture Organization of United Nations developed international guidelines and standard to determine the safety of GMO foods. Okay, so since meron na tayong GMO product, yung tomato na kung saan pwede nang i-avail ng or i-purchase ng society, ng community, meron nang kailangan na mga organizations at yung mga program or yung mga possible na makatulong na na-promote itong tinatawag natin na genetically modified products or organism. So, dahil meron ng mga WHO, FAO, so, naging mas approved yun or naging, kumbaga parang ito yung naging standard na pwede na silang ilabas sa market po. Next. 2015,
2015, FDA approves an application for the first genetic modification in animal for use as food, a genetically engineered salmon. Okay, noong 2015, so yung FDA inaprobahan na yung genetically engineered salmon, yung farm salmon tsaka yung GM salmon. Okay, inaprobahan na yun since malaki at mabigat at malusog yung napoproduce ng salmon, inaprobahan na ng FDA at hindi naman talaga delikado sa na-purchase ng individual or ng society. Next, 2016, Congress passes a law requiring labeling for some foods produced through genetic engineering and uses the term bioengineered, which will start to appear on some foods. Okay, so noong 2016, para malaman ng tao na may mga genetically modified organism or products na, so parang nilabel na nila or nilagyan na nila ng label ng bioengineered yung bawat products na inilalabas nila sa market. Kagaya ng halal, di ba? Alam niyo yung halal sa mga Muslim? So parang nilagyan nila ng halal yun at yun lang yung yun yung possible na i-purchase nila yung mga product na merong halal, okay, sa mga Muslim. Next. Okay, scientists began developing a process through which they could manipulate and change the genetic makeup of plant and animals. So ang sinasabi lang naman dito na patuloy na nag-i-improve, nagde-develop yung genetic engineering at yung mga genetically modified organism. Patuloy na dumadami at patuloy na nakakatulong sa society, sa community, sa production ng crops yung genetic engineering. So ano yung steps ng genetic engineering? Take note. Pakisulat yung steps ng genetic engineering or yung technique ng genetic engineering. The process for genetic engineering begins the same for any organisms being modified. So ito yung pinaka-process nila. Lahat ng organisms ng GMO products or yung GMP, GMA dumadaan sa process na or yung techniques na sasabihin ko. Okay, first, identify an organism that contains a desirable gene. Unang-una, since meron, dapat alam natin, alam bilang example, bilang scientist, bilang genetic engineer, so kailangan alam mo kung ano yung characteristic traits na dapat mong makuha dun sa isang organism. First, you need to identify an organism that contains a desirable gene. Example, kagaya dun sa poisonous or sa venomous cabbage, saan siya kumuha ng characteristic traits ng pagiging poisonous ng or venomous ng cabbage? Sa scorpion kumuha ng genes ng pagiging poisonous at ininject yun sa cabbage. Okay? So, na-identify muna yung organism na merong genes na gusto mong maging result. Example, yun sa scorpion. Example na natin dito, yung scorpion, animal cell, then step 1 po natin yun. Step 2, extract the entire DNA from the organism. Since meron ka ng organism na at alam mo na yung characteristic traits na kukunin mo. So, unang pangalawa mong gagawin is i-extract yung DNA, yung buong DNA ng isang organism. Step 3, remove this gene from the rest of the DNA by using a restriction enzyme. The enzyme search for specific nucleotide sequence. They will cut the DNA by breaking the bonds at this location. So dito sa step 3 naman, tatanggalin mo na, hihiwalay mo na yung desirable gene mo at yung mismong normal na gene na meron yung isang organism. Kumbaga parang tatanggalin mo na yung mismong traits na gusto mo dun sa mismong DNA. Next.
4. Number 4, insert the new gene to an existing organism's DNA. This may be achieved through a number of different processes. Okay, dito sa part na to, maraming process yung hindi mo lang basta i-insert sa existing organism's DNA yung characteristic or desirable traits na gusto mo na maging resulta, kundi meron pang iba't ibang process yan. Okay, may mga enzymes pa na kailangan, meron pang chemicals na kailangan or i-add na mga solution para ma-attach yung mismong DNA na yan. Lalong-lalo na kapag ka yung organism, kapag ka nag-extract ka ng organism sa animal tapos ilalagay mo sa ibang organism, mahirap yun. Kaya sobrang daming process dito sa genetic engineering. Again, balikan natin yung apat pakitandaan. Unang-una, identify an organism that contains a desirable gene. Second, extract the entire DNA from the organism. Third, remove these genes from the rest of the DNA by using a restriction enzyme. This enzyme search for specific nucleotide sequences where they will cut DNA by breaking the bonds at this location. Ang purpose ni enzyme is, kumbaga siya yung parang magre-rearrange or magko-connect ng desirable DNA dun sa mismong paglalagay natin or yun dun sa recipient. Next, number 4, insert the new gene to an existing organism's DNA. This may achieve through a number of different processes. Okay, so hindi ko na masyadong i-elaborate pa yung benefits and risks in using GMO. So, alam naman natin na sa lahat, lalo na't hindi natural at let's say for example, yung genetic engineering na process, lalo na't hindi talagang natural na ginagawa ng individual or ng lalo na't example nun is yun sa pag-create ng panibagong organism, may pros at cons talaga doon. May negative at positive result doon. Okay? Yun yung gustong sabihin dito sa benefits and risks in using GMO. Example natin, sa salmon. Diba? Yung salmon, maganda yung naging epekto niya. Okay? Pero, hindi natin alam. Maganda naging epekto niya sa production ng mga isda, ng mga salmon. Sobrang malaki yung isda. Magandang ibenta sa market since na-aprubahan na. Pero hindi natin alam, meron pang iba't iba or meron pang kaunting risk yan sa katawan ng tao. Okay? Kaya hindi lahat dito. Kaya hindi lahat ng GMO is nagiging beneficial sa atin or nagbe-benefits tayo. Meron ding risk sa atin. Okay, so balikan lang natin to sa genetic engineering technique. Okay, so in here, molecule of DNA used in genetic engineering. So ano yung molecule sa DNA na ginagamit sa genetic engineering? Ang tawag po dun is yung plasmid. Okay, ito yung plasmid. Pag sinabing plasmid, small circular DNA. Okay? So, ito yung plasmid na tinatawag. Okay? Small circular DNA. DNA strand. Yan yung ginagamit sa genetic engineering. Next, dito na tayo sa benefits of GMO and risks of GMO. Again, di ko na elaborate. Paki-screenshot na lang. Or paki-pause ang video para matandaan at makita. Basta tandaan natin may mga benefits at may risks ang GMO. Hindi laging benefits lang,
kundi may risk din sa GMO, lalo na artificial manipulation lang to sa DNA ng naturally existing organism. Okay, so let us proceed to module 6. So in module 6, digestive system and gas exchange. Hindi natin masyadong i-elaborate ito. So, sa digestive system and the gas exchange. Kung ano yung discuss ko, yun yung aralin natin. Okay? Metabolisms. When we say metabolism, allows organism to survive and maintain the functioning of their organ system. It enables organisms to grow, reproduce, maintain structures, and respond to their environment. When we say metabolism, so ito yung isang process or energy processing or yung characteristic ng living organism, yung energy processing, yung metabolism. Okay? So involve or under metabolism, we have here the catabolism and the anabolism. Ingestion, digestions, related dito yun sa metabolism. Nutrients, substance that are the animal's body uses for growth, maintenance, and repair. So, kaya kailangan natin kumain. Kailangan natin ng nutrients at yun yung ina-absorb ng body natin or ng ating small intestine. Okay, sa small intestine po nagkakaroon ng absorption of nutrients. Next, stomach. Muscular organ that has a sack-like shape. Okay? Yung stomach natin, it contains gastric juices. Okay? Respiration. Take note. Respiration, it is a process of inhalation and exhalation of gases. Okay? Kung sinabing respiration, inhalation and exhalation of gases. Next. Digestive, role of digestive system. The process by which an animal takes in food is called ingestion. Again, process by which an animal takes in food is called ingestion. Okay, yung pagkain natin, ang tawag doon is ingestion. However, the animal's body cannot use the energy in food until this has gone through digestion and absorption. Magkaiba yung ingestion sa digestion and absorption. When we say ingestion, process by which an animal takes in food, pagkain natin. Then sa digestion naman and absorption, dito involve na si chemical compositions. Even though need natin ng chemical din or ng mga enzymes din dito sa ingestion, mas maraming ginagamit na enzymes dito sa digestion and absorption of nutrients. The body's digestive system is responsible for these functions. Digestion takes place in two phases, mechanical and chemical. Sinabing mechanical, yung pagmuya, yung pagcharm, pagmove ng pagkain, yun yung mechanical. Sinabing chemical naman, iyon yung pag-absorb, pagtunaw ng nutrients. Okay? Next, mechanical digestion. Ayun, na-explain ko na naman. Sinabing mechanical digestions, yung mga pagmuya lang, yung mga physical broken down of food into smaller pieces. Kapag mas pinapaliit pa niya yung pagkain, mechanical digestion yun. Saliva. Digestion begins as the ingested food mixes with saliva. Alam naman natin yun. Nang una-una, bago magkaroon ng digestion, kailangan ng saliva. Okay? Kaya meron tayong saliva sa mismong ating sa mouth natin. It is because of the enzyme thiamine na contain niya yung amylase. Yung thiamine, meron siyang amylase na enzyme. Okay? Yung enzyme na yun, nakakatulong sa pag-breakdown ng carbohydrates. Thiamine. Again, saliva, it contains enzyme called thiamine. Mechanical digestion takes place different ways in different animals. Mammals, deer,
and tear, tear and chew their food into pieces using their teeth in the process called mastication. Yung pag-uya, mastication yung tawag doon. Humans have different kinds of teeth that enables them to tear, chew, and grind their food before it moves to their stomach. Hindi naman natin kayang lunukin ng buo yung pagkain. So, kailangan mag-undergo muna ng mastication para ma-absorb natin yung food or yung nutrients. In chemical digestions, the process the food in such a way that the nutrients it contains can be absorbed in the small intestine. Okay? So, yung absorption nangyayari sa small intestine. Since nagkaroon na ng mastication, na grind na, nanguya na yung pagkain, mas maliit na yung mismong yung food, tendency kaya nang i-absorb ng small intestine yung nutrients. Catalytic proteins called enzymes are the chemical in the animals that breaks down the food into nutrients. The nutrients are then distributed to their different parts of the body through the blood or the bloodstream. Okay, kapag ka na-absorb na ng small intestine, yung nutrients pupunta na siya sa bloodstream natin. Okay? I-distribute na niya yung nutrients sa entire part ng bodies natin. After the food has gone through the chemical processes, tapos na mangyari lahat ng yan, nagkakaroon na ng defecation ay yung removal of the feces. Okay, yung dumi ng yung mga hindi naman kailangan ng body natin mapupunta yan or mag-undergo ng process ng defecation. Okay? So, ano yung mga diseases that is related to digestive system? So, we have here 3 diseases at yun lang yung kaya nating i-discuss pero marami pang diseases sa digestive system. Some diseases are related to the digestive system. First is the gastroesophageal reflux disease or yung GERD. Ito yung tinatag natin na acid reflux. Bakit nagkakaroon ng acid reflux? Once na yung sphincter. Okay, ito, meron kasing part dito sa ating sa gitna ng esophagus at ng stomach, ang tawag doon is yung sphincter. Okay, yung sphincter na yon, yun yung para siyang gate. Nagiging gate siya para hindi makaakyat para hindi umakyat yung mga gastric juices dun sa mismong stomach. Kaya minsan nagkakaroon tayo ng acid reflux or minsan nakakalasa tayo ng maasim sa ating lalamunan, sa ating jaw. It is because of the gastric juices na meron saan? Sa mismong stomach lang. Okay? Umaakyat yan. Okay? So, ang purpose kasi ni sphincter is i-close siya, isarado at ibuksan yung mismong yung daanan ng mismong pagkain. Okay? So, meron yung sa case ng or sa disease na GERD, yung GERD kasi kapag may sakit ka na GERD or gastroesophageal reflux disease, yung mismong sphincter mo is hindi siya nagko-close, hindi rin siya nag-open. Automatic lang siya na lagi naka-open. Okay, kaya nagkakaroon ka ng acid reflux. Kaya iwas-iwasan yung masyadong pag-inom ng kape o yung mga acidic na pagkain. Kasi nga, talagang may acid na tayo sa body natin, din ititake pa rin natin yung acid. Talagang possible magkaroon din tayo ng GERD or gastroesophageal reflux disease. Next, jaundice. Yung jaundice, paninilaw ng balat. Yun lang yun. Paninilaw ng balat, ng mata, yung tinatawag natin na jaundice. This occurs when there is a blockage of ducts that drain bile from the liver into intestine. Okay, lahat. Dahil nga,
nagkakaroon ng blockage dun sa mga drainage or yung sa drain or yung daanan na, sa mga accessory organs ng digestive system sa liver, sa bile, sa pancreas, nagkakaroon na ng jaundice. Person with jaundice experience yellowing of the skin and of the white part of the eye due to the presence of metabolic by the product of the blood into the body's tissue or the body tissue. Ang tawag dito sa white part ng mata is sclera. Okay, yung sclera na yon, imbis na kulay white lang siya, kulay white siya, nagiging dilaw siya. Yun yung sa jaundice. Next. Okay, next natin, gas exchange. To survive, an animals have to take in and expel carbon dioxide. Respiration yun, okay? Inhalation and exhalation, ang tawag doon, respiration. Oxygen and carbon dioxide are just two of many gases found in the environment. The physical process of taking in oxygen and releasing carbon dioxide is known as breathing, paghinga. An animal uses the oxygen that it has taken in while releasing the carbon dioxide that it does not need. This exchange, inhalation and exhalation of gases called respiration. Okay. Again, pag sinabing respiration, inhalation and exhalation of gases. Okay? Inhalation kapag nagtitake ka lang ng oxygen. While yung exhalation kapag nag-release ka na ng carbon dioxide. Baliktad naman sa halaman. Cellular respiration sa halaman. Sa halaman naman, nagte-take in siya ng carbon dioxide at nag-exhale naman siya ng oxygen. Sa atin, respiration sa animals, sa ibang organism like humans, okay? Respiration, inhalation, nag-i-inhale tayo ng oxygen at nag-i-exhale tayo ng carbon dioxide. Okay, animals obtain oxygen in different ways. So, hindi lang laging, kumbaga pag sinabi natin na gas exchange sa ilong lang o kaya sa bibig lang yung pag-transfer or pag-takes in at paglabas at pag-inhale or pag-exhale lang ng oxygen at ng carbon dioxide, hindi lang sa bibig, hindi lang sa ilong. Okay? Merong iba't ibang way yung different animals na pag-exhale at pag-inhale ng iba't ibang molecules para makasurvive sila. Okay? From the air to water through the moist surface directly into the body. Amoeba and flatworms. Example, amoeba and flatworms. Anong ginagamit nila para mag-inhale at mag-exhale ng mga molecules like oxygen and carbon dioxide? Sa kanila, yung moist or kaya yung sa body talaga nila. Okay? Yung moist ng katawan nila, doon sila nagtitake in ng oxygen. Okay, at nagre-release ng carbon dioxide. Example nun yung amoeba at yung flatworms. Next. From the air or water through a thin, moist body wall of the blood vessels. Or sa earthworm. Same lang siya dito. Kanina sa moist, direct sa katawan. Dito naman, sa mismong layer ng balat ng earthworm and sa blood vessels. Kaya madalas yung mga amoeba, flatworms, earthworms nananatili sila or nagstay sila or nabubuhay sila sa mga malalamig or mapuputik, mga basang lugar. Next, from the air through spiracle. Opening of a on the thorax or a tracheal system to a system of ducts to the tissue. Okay, so yung spiracle sa mga insects, para lang siyang example sa caterpillar. Sa caterpillar, sa bawat segment niya, meron siyang mga tuldok.
yung tinatag natin na spiracle. So, ganun din sa mga insects, like sa grasshopper, meron silang mga tuldok doon sila, or yun yung way nila para makagain ng oxygen at makapag-release ng carbon dioxide. Yung spiracle na part ng body nila. Next. From water through moist soil gill surfaces to blood vessels. Dito naman yung sa mga isda. Okay, fishes and amphibians. Okay, so sa mga hasang or sa gills, dun sila humihinga. Next, from the air through the moist lungs surface to blood vessels. So, tayo, ito yung way natin ng pag-inhale at pag-exhale ng carbon dioxide and the oxygen also. Yung pag-inhale ng oxygen. Yung air through moist lungs, may yung sabaga natin, lung surface to the blood vessels. Land snail, example of an organisms, land snail, land vertebrate. Okay? Sabi yung vertebrate, yung may spinal cord. Types of gas exchange. In some animals, like mammals, breathing is done through the body's nasal passages, while respiration takes place in every cell of the body. It continually takes place in animals, and depending on the kind of the animals, is carried out through any of the four gas exchange. Pwedeng sa surface, body surface, sa earthworm yon, sa gills, sa mga isda, tracheal, or sa lungs, sa human, or sa mga may mga organisms, yung mga vertebrate organism. Pwede rin naman sa spiracle. Yun sa mga tuldok-tuldok sa insects. Skin system. The skin of the body surface is also known as the integumentary system. Again, yung integumentary system, it is the largest organ system sa body natin. Okay, ulitin ko. Yung largest organ system sa body natin, integumentary system. Pag sinabing integumentary system, lahat ng skin or yung parte ng balat natin, parte ng katawan natin na may balat, integumentary system yung responsible for that. Okay, yung system na yun. Next, gill system. Aquatic animals use body parts called gills to promote the gas exchange. Okay, mga hasang, yun lang yung dun sa aquatic animals. Next, tracheal system. Okay, yung tracheal system, yun sa mga tuldok ng mga insects, sa caterpillar, sa iba't ibang insects, sa grasshopper, yun yung way nila. Saan po? Ayun, tama yung sinabi ko. These tubes have holes called spiracle. Spiracle. Next, lung system. Okay. I-move ko lang yung picture ko. Lung system. From nose, tongue, larynx. Yung esophagus din. Then, andun sa, meron tayong right lung, left lung, right bronchus, left bronchus, left bronchioles, hanggang sa mas maliit pa, may alveoli, may capillaries, and included si diaphragm, pharynx, dito sa lung system. Okay. So, some diseases are related to gas exchange. Kung kanina, sa digestive system, may mga diseases din like jaundice and GERD or yung tinatawag natin na acid reflux. Dito naman, meron din dito sa gas exchange. Una, emphysema. Emphysema, i-move ko lang to kasi bukod sa nakatakalob ako sa picture, baka mapagkama na si sir na may emphysema. I-move natin to. Okay? Move natin. Emphysema, it is a progressive destruction of the air sacs in the lungs and loss of membrane in the respiratory responsible for oxygen exchange. This is known as a chronic obstructive pulmonary disease. Okay, kung mapansin natin, ayan yung naging
epekto ng episema sa tao. Namamagay yung mata. Next, cystic fibrosis. It occurs when there is increased scarring, fibrosis or fibrosis of the lungs due to the hard to treat lung infections because of the presence of thick mucus. This inheritable disease affects both the lungs of the other body system in the digestive system. So, mapapansin natin yung iba't iba bakit na related na gas exchange na siya mismo naka-respiratory. Always remember, lahat ng organ system is related or interconnected sa isa't isa. So, kapag ka nag-fail, nagkaroon ng failure sa isang system, damay pati yung ibang system. Katulad sa cystic fibrosis. Dahil nga nagkaroon ng cystic fibrosis, nagkaroon ng epekto sa digestive system din. Next, pneumonia. It is an inflammation of the lung, especially the alveoli or air sacs. It is caused by bacterial or and viral infections. Ito yung alveoli or alveoli or yung pneumonia. Nagkaroon na ng bacterial or viral infections dun sa mismong alveoli or yung alveoli. Ito yung normal alveoli, then ito naman yung may pneumonia. Kaya kapag nagpa-exercise kayo, makikita may tama ang baga. Okay? May pneumonia. Okay, that's all.